Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Isang masarap na kakanin o merienda, ang puto sa bilao. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ayan, sa paggawa po ng puto sa bilao, gagamit po tayo ng 2.5 cup all-purpose flour, 1 cup na milk powder, 1¼ cup na white sugar, 2½ tablespoon baking powder, salt, konti lang po. Ito pong egg, gagamit po ako ng 3 piraso kasi po ay maliit yung egg na aking gagamitin. Pero kung large po yung inyong gagamitin, 2 piraso lang po. 1/3 cup na tinunaw na butter, 2 cups na water, at para po sa ating pang toppings, nasa inyo po yung kung ganong kadaming itlog na pula yung inyong gagamitin. Ito po ay 3 piraso at syempre po ang cheese. Okay, ngayon po umpisahan na po natin yung pagtitimpla. Ngayon, para po maging pino yung ating gagawing puto, salain po natin itong ating all-purpose flour. Ayan. Ayan. Ganyan lang po. Tingnan nyo po. O, pinong-pino yung nangyayari sa ating all-purpose flour. Okay, ngayon ito naman pong milk. Ayan, salain din po natin. Ayan, ngayon po ilagay na po natin tong sugar, baking powder, itong asin, konti lang po. Yan, ngayon po haluin natin hanggang mag-mix sila. Ayan, mix po natin mabuti. Ayan, okay na po itong ating dry ingredient. Ngayon po ay lalagay naman natin yung mga wet ingredients. Lagay natin ang egg. Lagay natin ng 2 cups na water. Ayan, ngayon atin na pong haluin hanggang sa mawala yung buo-buo. Ayan. Kailangan po sa paghahalo, magaang lang po yung kamay at hindi po masyadong malakas ang halo kasi po para po maiwasan natin yung pagbababols. Ayan, okay na po ito. Ilagay na po natin tong ating butter. Ayan, pagka po ganitong mix na siya, ilalagay ko na po ito sa ating bilao at i-steam po natin to ng 20 minutes. Ngayon, babalikan ko po ito ng pag naka 7 minutes na, babalikan ko po para ilagay yung kanyang toppings. Okay? Ayan, buhos na po natin tong ating mixture.
Ayan, kanina po, wala kayong nakita kasi po ay grabe naman talaga ang usok. Pag po nilagay natin itong ating mixture, kailangan po itong ating pagluluto ng puto, kailangan po ay kulong-kulo talaga yung tubig. Okay, ang apoy po ay nasa medium to high heat ang motor natin. Ay, ang ating kalan, ang ating apoy ngayon. Takipan po natin to at magbabalik po ako pag 7 minutes na para ilagay yung kanyang toppings. Okay. Ayan, tingnan nyo naman po. After 7 minutes, naku, ang init. Lalagay na po natin tong ating toppings. Ayan, medyo bilisan lang po natin yung ating paglalagay. Naiistima na ko. Ngayon po, hilaw pa po ito. Itutuloy po natin ng pag-i-steam hanggang maka 20 minutes tayo. Okay, balik po tayo ulit. Ayan, after 20 minutes, heto na po ang ating napakasarap at napakagandang puto sa bilao. Ngayon, kung gagawa po kayo, halimbawa po, siguraduhin lang po natin na pag tinusok natin ng toothpick, eh malinis na po yung toothpick. Ngayon, kung halimbawa po tinusok nyo at medyo yung may humahawa pa sa toothpick, eh another 5 minutes pa po. Okay, atin na pong hanguin. Ayan. Ngayon po, para mas lalo nating masarap yung ating ginawang merienda, eh gagatgaran po natin ng cheese. Ayan, no, diba? Ganyan lang para sulit na sulit po sa ating pamilya ang pagmerienda nito. Talaga naman pong yummy yummy. O, di po ba? Ayan, tingnan nyo naman, talaga namang mukhang katakam-takam tong ating nilutong puto sa bilao. Talaga naman pong soft na soft. O, ngayon po, syempre po, tikima na po tayo. Ayan, ngayon po, tikima na po tayo. Talaga naman pong napakaganda. O, tingnan nyo naman, talaga naman. O, napakasoft po talaga. Ng, kita, talaga naman pong simpleng-simple lang po ito, pati mga ingredients. Eh, talaga naman pong masisiyahan ng ating pamilya, ang mga bata, magugustuhan itong ating ginawang puto. O, paano po, tikima na po tayo. Ngayon, tikma na po natin. Ang laki, ang kapal. Okay, talaga naman pong napakasarap. Soft na soft po talaga yung pagkakagawa natin ng ating masarap na meriendang puto. Ayos lang ang tamis, maagaw ang alat dahil sa salted egg at yung cheese. O, gawin nyo na po ito at talaga namang talaga pong masarap na merienda. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Baboos!